sabi nila is electronic. Don't give me that. Better stop it because I will order your arrest if you do it in a room. I am now ordering the law enforcement agencies to arrest anybody, ang tawag niyan, vaping in public. Magandang araw sa inyo lahat. Hit-hit dito, buka doon. Yan ang kadalasang nakikita natin sa kalsada o sa lansangan man. Kaya noong 19 Nobyembre, idiniklara ng Pangulo ang total ban sa paggamit ng vape sa pampublikong lugar at pinagbawal ang pagbebenta nito sa merkado. Ano nga ba ang masasabi ng vapers ng Bulacan at Agriculture of Bulacan? Ano nga ba ang epekto ng vape sa mga gumagamit nito? Eh maganda ba ito ang idudulit sa kanila? Halina at ating alamin ang kanilang mga punyong sa ating kamag-aral. Try niyo na po ba mag-vape? Hindi po. Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape kung pamit? Pabor o hindi po kayo pabor? Pabor ako doon kasi hindi naman ako vape user. Tsaka mas maganda na yun para iwas dahil sa mga sedante tsaka lalo sa mga adik sa vape. Tsaka para ano, walang masyadong problema yung kabataan ngayon. Kasi naka-adik sila eh. Tapos na makikumutok sila sa pag-aaral. Diba? Naka-adik ka sa pag-vape. Ano po tugon ninyo sa mga panukala ni Presidente Duterte sa total ban sa vape in public areas? Kaya kasi pinabawal ni Duterte yung vape eh, dahil sa... Sinabi niya doon sa video, may napanood akong video, sabi niya toxic daw yung vape. Hindi ako naniniwala toxic yung vape. Kaya ang ibig sabihin lang ni Duterte dahil sa ano na yun, gusto niyang pataasin yung tax ng mga juice tsaka ng mods. Kasi yung sigarilyo, napakataas talaga ng tax ng sigarilyo. Dapat yun ang pigilin niya, yung sigarilyo. Hindi yung vape yung pigilin niya. Tapos para sa akin yung vape, ano, stress reliever ko yun. Kayo naman po? Hindi, ano lang naman sa akin. Parang wala naman sa akin yung pagpigil niya eh. Kasi minsan lang naman ako nag-vape. Patry mo naman mo, mag-vape. Hindi. Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape in public? Pabor o hindi kayo pabor? Pabor naman ako kasi ang dalasan kasi sa kanila, masyado na sila nakakabit sa pag-vape. Nagiging habit na nila yung araw-araw. Madalas na nila. Tapos ginagawa, tapos ginagawa pa nila sa public. At magkaroon ng taste para pag-vape. Nakakaano kasi sa mga ibang tao pag nag-vape sa public. Try mo na po ba mag-vape? Slight lang, konti lang. Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape in public? Pabor o hindi kayo pabor? Pabor na din ako kasi hindi ako ganun gumagamit ng vape. Yun, no? Try niyo na po ba mag-vape? Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape in public? Pabor o hindi kayo pabor? Hindi. Kasi, unang-una, mas delikado ang ano, mas delikado ang sigarilyo kasi sa vape. Napatunayan kasi sa... Hindi, bad effects ng vape tsaka sa sigarilyo. Parang ano, alternate sa sigarilyo. Mas mahal nga lang, pero yung ano, yung harmful din naman siya, kaso hindi ganun katulad sa sigarilyo. Na-try niyo na po mag-vape? Na-try ko. Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape in public? Pabor o hindi kayo pabor? Para sa akin, pabor yun na ano, yung mahinto na rin paggamit ng vape kasi sinabi ng mga scientist na may masamang epekto yung paggamit ng vape. Kagaya ng pagkakaroon ng tubig sa baga na hindi naman alam nung ilan, ganun. Siguro, meron din nakukuha sa sigarilyo. Kaso, kung gusto nilang iban yung sa sigarilyo, patanggalan nila para wala nang manigarilyo. Kaso hindi nila kaya kasi malaki yung tax na binibigay ng sigarilyo sa gobyerno. Salamat po. Magandang umaga po. Na-try nyo na po ba mag-vape? Minsan. Ano po masasabi niyo sa pag-ban ni President sa mga vape in public? Pabor o hindi kayo pabor? Pabor po. Kasi yung mga hindi po nag-vape, may mga change smoker po kasi nangyayari. Mas malala po yung mga tinatamaan niya, yung mga nakakahilom right. Kaya yung mga nag-vape po, pa yung mga nakalangkap po yung mga change smoker po, time spent po nang nangyayari sa nag-vape na. Ano po tugon niya sa mga panukala ni President Duterte sa total ban ng vape in public?
hindi ako pabor. Kasi ano, hindi naman din dapat tanggalin yan. Kasi sigarilyo ginamit mo, may makawakas ng sakit. Tapos pagka nag-bake pan lang, natanggal stress mo. Ano pa dulot sa inyo ng bake? Maganda naman, masarap sa pakiramdam. Magandang hapon po. Kumama pala si Mr. AJ Malian, ang vape shop owner. Ang pangalan ng aking vape shop is The City Vape Shop. So, nice ko lang po malaman kung ilang taon na po yung ilang taon na po yung business niya na? Actually, ang business ko na vape shop is 6 months pa lang siya. Pwede naman po sa panukala po na ni Presidente Duterte, alam niyo po ba yun? Kung pagbabawal po ang paggamit ng vape sa mga public areas? Actually, gusto ko yung sinabi niya na bawal mag-vape in public dahil hindi naman lahat ng tao nauunawaan ng vapers. Dahil first of all, usok ang binubuga natin. So, wala ang knowledge yung ibang tao about sa vape na hindi nila alam na maayos naman or wala namang masama na second-hand smoke, unlike ng sigarilyo. Madumi talaga sa katawan niya. So, ang pag-vape, malinis talaga siya, although kahit second-hand smoke. Dahil ang chemical lang, or actually hindi siya chemical dahil food grade siya. Ibig sabihin, ang mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng juice is ginagamit sa pagkain. Ito sa example, sweetener. Ibig sabihin, pwede ito ilalo sa kape. Gets niyo po? Wala pong chemical na masama ang sabi. Mga naninira lang po yan dahil sa taxes. Dahil natatakot po silang bumagsak o mag-collapse yung government dahil malaki ang tax na nakukuha nila sa sigarilyo or sa tobacco. Yun po. Kaya okay sa akin na pagbawal sila in public, na pag-vape in public, okay sa akin yun. Para magkaroon ng disiplina dahil nga, tayo na lang mag-adjust mga nag-vape. Tayo mag-adjust, hayaan natin sila. Tayo na lang mag-adjust dahil tayo mas nakakaunawa. Okay? Okay. Thank you po. Directive si Pangulo sa atin na yun nga, nagbabawal na yung vape sa public places, lalong-lalong sa public places. Pero nagbaba yung aming higher headquarters ng memo tungkol dyan sa na pinapa-aresto nga at pinagbabawal na yung mga gumagamit ng vape, lalong-lalong na sa public places. Kami, binabantayan naman namin yung bawat natin, public establishment, lalo na sinasabay na rin sa patrolling namin. Inaano na namin sa offline lobby namin. Sa ano din ni directives din ni Pangulong Duterte, para maiwasan din yung mga nagbe-vape sa public places. Tsaka nakipag-coordinate na rin kami sa mga vape shops na kung pwede, yung mga minor de edad, lalo-lalo na yung mga estudyante minor de edad, huwag nilang bigyan o pagbilan ng vape para maiwasan din natin yung mga ganyang bagay. Sir, ano naman po yung maipapain nyo sa mga gumagamit ng vape, especially po sa mga kabataan, lalo na rin sa mga estudyante? Siguro may papayo ko lang, huwag na silang mag-bake o gumamit ng bake sa mga public places natin. Tulad ng palengke, dyan sa gilid ng kalye, yun, para naiwasan din natin yung pagkahuli nila. Salamat. Sir, madami salamat.
Ikaw ang bibig na baba? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan. At maraming